Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri, salamat ay upo lamang kay Allah, nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay kanyang iloob sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa puno ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga tao nagpapatuloy ng kanilang mabubuting gawa hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, meron akong gustong talakayin sa mga sandaling ito, ang na kung saan ito ay laging tinatalakay ng ating mga scholars, ng ating mga pantas, ng ating mga mangaral patungkol sa buwan ng Ramadan. Kung ano ba ang kalagayan natin kasama ang buwan ng Ramadan. Lagi nating tatandaan ang mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anim na buwan pa lamang bago ang Ramadan, sila ay nananalangin na kay Allah. Sila po ay nagdudua na sana maabutan nila ang buwan ng Ramadan. Sa ating mga tahanan, no, sa ating mga hapagkainan, mga mesa, may mga upuan bakante rito kapag tayo ay nagsasahur o nag-iftar, na kung saan nung nakaraang taon may mga nakaupo roon na ating kamag-anak, ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, na nakasama natin nag-iftar at ngayon sila ay nasa kanilang mga libingan na. Mga kapatid sa Islam, mga kapatid, kaibigan, wallahi, ang Ramadan, ito ay pagkakataon sa akin, pagkakataon sa iyo, pagkakataon sa inyo, sa ating lahat, upang tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakataon na kung saan patawarin ni Allah ang ating mga kasalanan. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Allah, na ikaw ay pinaabot niya na sa ngayong buwan ng Ramadan, ikaw ay magiging talunan, ikaw ay magiging kaawa-awa, katulad sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu mri'in adrakahu Ramadan walam yughfar lah. Kaawa-awa anya, kalunos-lunos para sa isang tao na naabutan niya ang buwan ng Ramadan na hindi man lamang tinatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Kaya mga kapatid sa Islam, samantalahin natin ngayong buwan ng Ramadan ang pagbabasa ng Quran. Ikatam natin ito, tapusin natin ito ng ilang beses. Kung hindi mo tatapusin ang buwan ng Ramadan, kung hindi mo tatapusin ang buong Quran, basahin, kailan mo pa ito tatapusin? Kung hindi ka magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailan ka pa magbabalik loob kay Allah? Kung hindi ka gagawa ng kabutihan o hindi mo sasanayin ang iyong sarili sa pagbibigay ng kawanggawa, pagbibigay ng sadaka, handog sa mga may hirap, kailan mo pa sasanayin ang iyong sarili? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas, siya na yung taong mapagbigay, at lalo siyang mapagbigay kapag buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, may mga wa alaikum salam wa rahmatullah sa inyo lahat, sa lahat ng bumati at lahat nagsalam, wa alaikum salam sa inyo. Tandaan natin mga kapatid, wallahi, pagkakataon sa atin ngayon ng Ramadan, fursa kabira, malaking pagkakataon para sa iyo at sa akin. Kaya huwag mo sasayangin ng sandali na kasama ang buwan ng Ramadan, na nandirito ka sa pagbabalik loob kay Allah unang-una. Tandaan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum, ako ito na nagbigay sa inyo ng passport at ikama para kumuha ng certificate sa Islam. Hindi ko maalala mga kapatid, wallahi, pagkakataon ito para tayo magbalik loob kay Allah. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, man sama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man anya ang mag-ayuna sa buwan ng Ramadan, mag-fasting. At sabi naman, man qama Ramadan, at sino man yung itayo niya ang buwan ng Ramadan at Laylatul Qadar, na siya may paniniwala kay Allah, alam niya na ito ay kanyang obligasyon, ito ay utos ni Allah, wahtisaban, at siya ay umaasa na siya ay papatawarin ni Allah o gagantimpalaan ni Allah, patatawarin ni Allah sa kanya ang mga naunang kasalanan. Kaya mga kapatid sa Islam, wallahi, fursa talaga, malaking pagkakataon ito para sa atin. Huwag mong igaya ang sarili mo sa mga tao na ang buwan ng Ramadan para sa kanila is normal lamang. Kung ano yung mga nakaraang buwan, halimbawa, yung mga nagdaang buwan, ituturin niya yung Ramadan na katulad ng ibang buwan. Huwag ganun.
ituring mo ang buwan na parang espesyal. Ang buwan ng Ramadan ay dakila, marangal. Ito ay ang pagpala. Kaya naman, na ikaw, na abutan mga buwan ng Ramadan, magbalik loob kay Allah. At huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Kahit kanang kalaking kasalanan mo, kahit araw-araw ka nagkakasala, nagkakamali, no? Marami ng pagkakamali sa buhay mo. Ang tingin mo sa sarili mo, wala ng kapatawaran. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kinausap ka ni Allah. Kinausap tayo. Ang sabi sa atin, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sabihin mo, O Muhammad, no? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, O mga sumasampalataya, لَا تَقْنَطُوا, huwag kayong mawawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Katotohanan, pinapatawag ni Allah ang lahat ng kasalanan, lahat ng uri ng kasalanan, at si Allah ang mapagpatawad at mahabagin. At sa ibang talata, kung akala natin ito ay may kumbaga sumasalungat sa ibang talata na hindi na lahat ng kasalanan pinapatawad ni Allah maliban sa shirk, yung pagtatambal, opo, kapag ang tao ay namatay na siya ay nagtatambal kay Allah, iba ang kanyang Panginoon, hindi yung papatawarin sa kanya. Sapagkat ang lahat ng uri ng kasalanan ay pinapatawad ni Allah maliban na lamang sa shirk. Masha'Allah, masha'Allah. Wa alaikum salam sa mga kapatiran natin. Sabi ni Ka Maki, alhamdulillah kahit mahirap at walang hanap buhay, nakaka-fasting ng maayos, wala talagang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo po yan. Natulungan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ngayong buwan ng Ramadan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Masha'Allah sa kay Mayang Hashim. Gusto mong sumali? Sino to? Si Jonel. May tanong si Princess Mary. Salamu alaikum, Ustad. May tanong ako sa iyo. Kapag isang tao nagpa-fasting subalit wala siyang tarawih, ito ba ay tanggap din? Ato, meron akong gustong talakayin dito. May nagsabi, ang tanong niya, kung yung tao raw ay nagpa-fasting at di nagsasala ng tarawih, tanggap ba ang kanyang fasting? Opo, tanggap. Sapagkat ang tarawih, hindi po siya wajib. Ano po, hindi po siya wajib. Siya ay kabilang sa mga sunnah. Ngunit, napag-iwanan siya ng malaking kabutihan o malaking gantimpala. Sapagkat sino man ang magtarawih, magtahajud, nang may paniniwala kay Allah at alam niya na ito ay obligasyon niya at siya ay umaasa na papatawarin siya ni Allah, umaasa na tatanggapin ang kanyang mabuting gawa, patatawarin siya ni Allah. Yung taong nagka-fasting at di nagsasala ng tarawih, tanggap ang kanyang fasting. Ngunit, kailangan nagsasala siya ng 5 beses isang araw, sapagkat ang taong nagka-fasting, ang taong nag-aayuno, na hindi naman nagdarasal ng 5 beses isang araw, hindi tanggap ang kanyang fasting. Wallahu alam. Malinaw po yun, yung taong nagka-fasting at hindi nagsasala, hindi po tanggap ang kanyang pag-aayuno. Wa alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. Kay Sister Salha Hasim Impo. Kahit may work, kaya pa rin Ustad, mashallah, sa Arrawda, Jeddah. Tayo, banggalit na lamang mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.